Umpisahan natin ang paksa ayon sa pamumuhay bilang tunay na Kristiyano o nabubuhay para kay Kristo. Ako ay nanalangin sa Diyos ang mga 11:10-15 and this Friday. At pinaalam niya sa akin na lahat ng churches na hindi Bible-based ay pandaraya. Kaya napag-isip-isip ko kung susuriin natin ang mga churches na yun, halos lahat perception of fraud. Dahil hindi biblical kaya halos lahat nagsasalita ng may kamangmangan o kasinungalingan, paano na tayo kung mananatili ang mga bull ang mga ngaral na yumayaman ng gusto samantalang ang ibang miyembro ay dukha o mahihirap? Nagtatapon ng kaluluwa sila sa impyerno brat mga walang patnubay ng Espiritu ng Diyos at ni Kristo ang mga naglipa ng mga bula ang tagapangaral ngayon kaya nakalulungkot. Ngunit mapasusugba natin sila sa dagat kahit sinlaki na sila ng bundok kung may pananampalataya tayo ng sinlaki ng butil ng most asa pwede ring dagat dagatang apoy na pang pahihintulot ng Diyos Ama. Malulupit o hindi maawin ang mga bull ang tagapangaral na iyan bukod sa nagpapayaman dahil walang pantay na pamamahagi ay kapag nagsasalita ka ng katotohanan at lumalabag sa pangloob o pang sarili nilang doktrina ay palalayasin ka sa kanilang mga sinagoga. Halos lahat ng samahan ay hindi bahay ng Diyos dat ang isa sa pinakamatuwid sa kanila ay ang samahan ng apostol dyan sa Munyos na parang isang bakol ng tinep. Dahil walang pantay na pamamahagi gaya ng sa Acts 4:32-35 at 2 Corinto 8:14-15 kaya nagsisitabaan dat may himala daw pero kaduda-duda dahil hindi ayon sa pamamaraan o katwiran ng Diyos ang pagiging churches nila kaya sila ay mga nahahanay din sa mga sinagoga ni Satanas na magkakasama ang mahirap at mayayaman. Na ang mayayaman ang natatangi sa ganyang mga samahan, nakakalungkot dahil nagpapahamak din ng mga kaluluwa, nagtataka marahil ang marami kung bakit watep-watep o hindi nagkakaisa ang mga churches ay dahil yun ang gusto ng Diyoglang Ama nila. Pero pagdating sa hindi pagtupad sa nakasulat sa Acts 4:32-35 ay magkakaisa sila dahil may tatak sila ng pagiging yungid ng mga tulisan, bahay kalakal, sinagogo ng kaaway, at mapanghimagsik na samahan o bahay pero hindi pumasa sa pagiging bahay ng Diyos para hindi siya manahan sa kanila. Kapag nakabasa o nakarinig sila ng nagsasalita o nangangaral ng katotohanan na sangayon sa nasusulat sa Biblia ay patay mali siya sila o hindi pinapansin at nananahimak na lang o sisiraan sa pamamagitan ng masasamang salita ang mga nagsasalita ng katotohanan dahil hindi nila matutulan ng lubusan o kaya gagawa nila ng character assassinations. Kaya dapat silang mapahamak talaga dahil sinasabi ng mga na-deceive nila na iba na ang panahon ngayon kaya hindi na dapat tularan ang first century churches sa kanilang pantay-pantay na pamamahagi kahit pa sila ang tunay na tumiupad ng ebanghelyo ng Diyos. Ang uso ngayon bilyonaryo o sobrang yaman ng mga mangangaral at maraming miyembro niya ay mahihirap kaya ang sabi ko, aganoon okay lang sa inyo ang hindi maging biblical kaya ibang ebanghelyo na ang inyong pinanatilihan kaya tiyak na iwala na nila ang kanilang kaligtasan, nabura na ang pangalan sa aklat ng buhay, at tiyak ibang Diyos na ang pinaglilingkuran nila kaya may tatak na sila ng Diablo na 666. Paano pa nga ba maliligtas ang mga nadaya na ito kung hindi magsisisi? Yung isang taga-dating daan naman ang sabi ba naman, edi ikaw ang manumbalik sa first century churches. Ang sagot ko sa loob-loob ko hindi na pwedeng mangyari yung manumbalik pa sa nakaraan, sila nga yung nangangalanda ka na umanig sa tunay na church sa Bible dahil itinuro ng namatay na daw na mga ngaral nila pero hindi naman pinatutupad ang Acts 4:32-35. Kaya mga tunay na bull ang sila dahil walang katwiran ayon sa Biblia, ingat sa lugar na ito ng lupa mga kapatid kay Kristo dahil hindi tayo forever sa ibabaw ng lupang ito. Ayon sa nasusulat ang nauukol sa lupa, sa laman, ay sa Diablo, wala ditong punong kahoy ng buhay na para maging immortal tayo yung wala ng kamatayan. Pa, ang mga animal dito at ibang nilikha ang nagiging kasiyahan ay ang sex samantalang lahat dito sa lupa ay namamatay, hindi tayo gaya ng animal na ang kasiyahan ay sex dahil wala silang pag-asang makakain ng punong kahoy ng buhay upang maging immortal kaya ipinahihintulot sa kanila ang gayon. Ayon sa Lord Jesus at tatawaging mapalad ang walang anak, baog, o dibdib na hindi nagpasusu, kaya hindi tayo dapat magkumahog sa sex para magparami ng anak. Kung tutuperin natin ang bawat iniuutos niya ay magkakaroon na naman tayong mga tao ng karapatan na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay at makapasok sa syudad ng ginto ang bagong Jerusalem. Kaya nakakalungkot ang paglaganap ang karumihan sa sex sa buong lupa dahil ang mga iba ay nakikipag-sex na sa mga hayop sa iba't ibang dahilan dat mga taong ito ay hindi sila nabubuhay para kay Kristo kay hindi sila umaasang makakain pa ng bunga ng punong kahoy ng buhay upang maging immortal pa o wala ng kamatayan pagaya ng mga anghel sa langit. Sana magsipagsisi pa sila at maaga pa sa apoy if God is willing, hanggang dito na lamang muna mga kapatid na minamahal na nasa katotohanan.